So, magandang araw ulit sa inyo guys. So, for today's video ay ituturo naman natin yung deathbed na finger style na kinobel ko nung nakaraan lang. So, pasyensya na guys kung medyo ngayon lang tayo gumawa ng tutorial nito, pero eto na. So, gagawin na natin. So, let's start. So, una dito guys ay gagamit tayo ng kapok pang second fret. Ayan. So, meron tayong tatlong part na ituturo dito. So, ang unang part is yung ganito. Second part niya, isasamahan na natin ng ganito. So, parang ganito. Yan. So, yung pinaka third part niya is may ganito at may kasama pang beat. So, parang ganito. So, bali, ganun siya guys at hati-hatiin natin siya sa tatlong part para hindi kayo malito. So, ituro ko muna yung mga chords na gagamitin natin. C, E minor, A minor, then F major 7. So, parang C. Yan. So, ang gagawin natin dito ay maglalagay na lang ako ng tabs dyan sa screen at gagawin na lang natin slow-mo. Okay? Yan. So, C. So, yung normal speed niya muna. So, bali, ganyan siya, okay? So, yung slow mo niya. So, again. And so, yung normal speed. Then, after niya is E minor. So, yung normal speed. So, again. Yan. So, yung slow mo niya. So, again. Yan. Then, after niya is A minor. So, yung normal speed niya muna. So, again. So, yung slow mo niya. So, again. Yan. So, yung normal speed niya. Then after nyan is 8 major. So yung normal speed niya muna. So yung slow mo niya. So again. So, bali, ayun yung unang part niya. So, try nating tugtugin ng buo at mabagal lang. So
So, bali, ganyan siya. Okay? Then, next dyan is second part. So, yung paita ko muna ng buo yung second part natin. So, yun pa rin naman yung mga chords na gagamitin natin. At yung pipindutin natin, medyo may nabago lang siya ng konti. At may nadagdag lang siya na tap. Okay? So, ituro muna natin yung pag-tap niya. So, ang pag-tap natin, isasabay natin ng strumming na ganito. Okay? So, parang ganito siya. Ipipitik mo lang siya ng konti. Then, sabay na ganito. Okay? So, parang ganito. Okay? So, itatap natin tong tatlong to. At tong tatlong nasa baba na to, ayun naman yung strumming natin. So, parang ganito. Okay? So, chords muna tayo ng C. Yan. So, try ko muna ipakita yung normal speed niya. Yan. So, yung slow mo niya. So, bali, ganyan siya. Okay? So, again. So, yung normal speed niya. So, bali, ganyan siya. Okay? Then, chords tayo ng E minor. So, try ko munang ipakita yung normal speed niya. Yan. So, yung slow mo niya. So, again. Yan. So, yung normal speed niya. Then, after niyan is A minor. So, yung normal speed niya. So, yung slow mo niya. So, again. So, yung normal speed niya. Yan. Then, after niyan is F major 7. Yung normal speed niya. Yan. So, yung slow mo niya. So, yung normal speed niya. Yan. So, bali, ganyan siya. Okay? So, try natin tugtugin ng buo yung second part niya. Then, dahan-dahanin lang natin para makasabay pa rin kayo. E minor. Minor. F. Yan. So, bali, ganyan yung second part natin. Pagdating naman sa may third part niya, kung ano yung inaral natin ng second part, yun lang din yung gagawin natin sa
third part. So, yung pipindutin natin ay parehas na parehas ng second part. Okay? So, ang pinagkaiba lang niya, magkakaroon siya ng beat natin. Okay? So, parang ganito. Yan. So, ang tanong natin dito, saan natin ipapasok yung beat dito? Okay? So, ilalagay natin yung beat sa pagsabay ng bass natin. Okay? So, halimbawa sa C, pag pinindot natin yung bass ng C, isasabay na natin yung beat. Okay? So, parang ganito. Yan. So, bali, ganyan siya. Okay? Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon na pag pinindot natin yung bawat bass natin, ay mag-beat tayo. Okay? So, ang pinaka-technique dito ay kailangan ay mapamiliarize ka sa bawat beat natin. Okay? So, example. Yan. So, bali ay yung mga pasok ng beat natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon na pipindot tayo ng bass, ay magbibit tayo. Okay? So, ang gagawin natin dito ay patugtugin na lang natin ng slow-mo. So, hindi ko na siya ituturo dahil yung second part, same lang naman yung gagawin natin sa third part. Okay? So, ang gagawin nyo lang dito is mapamiliarize yung bawat beat na ipapasok natin. Yan. So, simulan natin sa C. So, bali, ganyan siya. Then, E minor. Yan. Then, A minor. Then, F. So, ayun lang guys. Eh, hindi ko alam kung nakatulong tong video natin. Pero, sana is nakatulong nga sa inyo. So, ang maipapayo ko lang is, tiyagain nyo lang. So, wala namang shortcut sa paggigitara para gumaling ka. So, ang mga nakikita nyo magagaling dyan, hindi naman pinanganak na magaling na agad sila. So, ang nagtiyaga din yung mga yan at naglaan din ng oras para gumaling sila ng ganyan. So, ayun. Thank you so much for watching this video and I hope na meron ulit kayong natutunan, so don't forget to subscribe and like and click the notification bell for being updated sa mga future video natin. So, yun lang. Bye!